lungka na darating ngayon para po sa delivery ng sheet piles. Yan po mga ka-release ang ating activity as of today. At gaya na nasabi ko, idadetali ko po yan once na nag-start po tayo ng ating cofferdam. Gaya na nasabi ko, ang purpose po ng delivery or yung sheet piles na yan ay para po gamitin sa enclosure ng cofferdam kung saan po huhukayin ang isang area na kung saan po nila inilagay yung sheet piles o din na drill din o na pile drive po nila yan at yun po kung saan po naroroon yung mga bore piles. Say, depende po yan sa laki or depende sa numbers of bore piles kung saan po meron po kasing apat na bore piles, depende po sa pile cap. Meron po apat, anim, siyam, dosa, 12 bore piles kung saan po i-enclose po nila yung sheet piles na yan at doon po sila mag-uumpisa ng pag-uhukay. So, antabayan lang po natin mga ka-release ang kaganapan sa kanilang activity tungkol po dito sa cofferdam. Kaya ang nasabi ko, ang proyekto po ito mga ka-release ay isa sa mga priority ng ating gobyerno kung saan po part po ito ng build project ng ating government at sana po mga ka-release ay sabayanan po natin at subaybayan ang construction nito sapagkat medyo napakaganda po ang proyekto nito at kailangan po natin makita kung paano po i-construct, paano ginawa at gagawin ang project na ito. So, yan po mga ka-release. Gaya ng masabi ko, once na nag-start po ng construction ng or pile driving ng tinatawag nila na sheet piles so, para po sa cofferdam at para din po sa paghuhukay ng pile cap kung saan po mayroon pong tinatawag na elevation yun kung saan po gaano kalalim ang kanilang huhukayin kung saan po naroroon yung cut-off level ng bore pile at simple po yung level po ng blinding o yung concrete o lean concrete. Medyo hindi pa po tayo nakakating doon ngunit yan po ay makikita po natin once na nag-start po sila ng kanilang construction ng cofferdam or yung tinatawag nilang sheet pilings or pile driving ng sheet piles. So, ito naman po mga ka-release ay ito po yung stockyard ng rebar kung saan po nakikita po ninyo ito po yung fabrication area at stockpiling area. Ito po yung dito po nila dinideliver o in-stock nila yung mga rebars nila at iba klaseng sizes. At yan po mga ka-release ay pinapakita ko lamang po sa inyo sapagkat ang lugar po ito mga ka-release ay saan po naroon yung kanilang fabrication area. So yan po mga ka-release ang ating activity as of today at kaya ang nasabi ko sa inyo mga ka-release ang proyekto po ito ay kabang-abang at makikita po natin o makikita po ninyo ang mga detalye sa pamamagitan po ng channel nito at kung makakapunta po tayo sa ibang lugar na kung saan po may mga activity sila ay pupuntan po natin. Pero as of today hanggang dito po tayo muna sa stockyard ng rebar at saka yung stockyard ng sheet piles kung saan po nagkaroon po sila ng delivery sa araw na ito at yan po makikita po ninyo at napapansin na marami po mga fabricated reinforcement para po yan sa bore piles kung saan po nila gagamitin sa ating proyekto o yung pinatawag nating railway project at yan po ay gagamitin para doon sa bore piles kung saan po nila nahukay at dinidrill yung mga bore piles na
sa iba't ibang lokasyon. Napakarami po niyan, is around 2, 4, 6 something ang board files na yan. So tambayan na lang po natin ang kaganapan sa mga susunod na mga araw. Although ongoing po mga kariles ang kanilang bore file drilling kung saan po mga lokasyon, at pag may time po tayo mga kariles ay kukuntahan po natin at ipapakita sa inyo kung paano po ginagawa yung bore filing sa proyektong ito. So yan po mga kariles ang ating activities of today. Bago tayo magtapos mga ka-release ay siyempre shout out muna tayo sa ating mga bagong subscriber. Tulad po ni Filippi Malyari, Boy Tactical, Shelly Laulino, Positive Thinker Pinoy New Zealand, at sina Juji Yabot, Dodds Welder Blog, 123 Ariston, Yolanda Salvador, Flix D, Boy Kunanan, Romeo Damuco, Jose Lee, Jamil Pondoma, at Ayan Lagun. At siyempre po, sina Alan Amando, Daniel Gulapa III, Erica May Tison, J. Anonymous, Batang Rilis, Daniel Gulapa, at Nelson Morga. At yung mga datihan nating mga subscriber tulad ni Nabisen Carl Quaho, kamusta na engineer, Marino Sacro, Engineer Jam ng Fogro, Vladimir Trump, Medioso Plado, Roxy CM, Ross Flores.